Matapos na magkaroon ng surgery si Kawhi sa kanyang tuhod, ayon mismo sa Clippers, inaasahan na mawawala siya ng 6 na buwan. Pero pagkalipas ng ilang araw, naglabas ng bagong updates ang Clippers na posible nga hong hindi siya makabalik for the whole season. And as of now, nanggaling mismo sa president ng LA Clippers na handa na si Paul George na mag-step up upang pangunahan ang Clippers. Pero maliban kay Paul George, kinakailangan talaga na lahat sila ay mag-step up. At ayon kay Lawrence Frank, ang president ng Clippers, tinatanggap na ni Paul George ang hamon sa kanya. At ayon pa sa kanya, hindi na bago dito si Paul George na siya muna ang pansamantalang maging main man nila sa buong season. Dahil nagkaroon na nga siya ng karanasan nung nasa Indiana Pacers pa nga siya kung saan siya ang mukha ng franchise doon. At kaya sa ngayon na wala mo na si Kawhi, siya muna ang bida sa Clippers. At syempre hindi naman talaga may iwasan na ma-pressure itong si Paul George dahil sa kanya umaasa yung kanyang mga kasama at pati na si Steve Ballmer na mayroon nga ding isang hamon sa kanyang mga manlalaro na dapat na bago sila lumipat sa kanilang bagong tahanan sa Englewood, dapat muna silang manalo ng kampiyonato. Para sa inyong mga sir, bago pa man makalipat ang Clippers sa 2024 sa kanilang bagong tahanan, sila nga ba ay makakasungkit ng kampiyonato? Asa ibang balita, isang revelasyon ang sinabi ni Carmelo Anthony sa isang programa kung saan doon niya inamin na pinilit daw siya ni LeBron na sumama sa kanya sa Lakers. And although atin ang ibinalita na sana mapupunta na sa Knicks itong si Carmelo Anthony, bago mangyari yon ay tinawagan na siya ni LeBron upang samahan siya doon sa Lakers pero walang nabanggit na pinilit siya. Pero sa bagong balitang lumabas, siya mismo ang nagsabi na siya ay pinilit ni LeBron na sumama sa kanya. At bilang magkaibigan at mag-best friend, napaka-awkward naman ata na tanggihan mo yung best friend mo. At kung isipin naman din, doon magkakaroon ka ng tsansa na magkampiyon. At kaya walang nagawa si Carmelo Anthony kundi sumama na lang kay LeBron sa Lakers. At overall, nung sinabi ni Carmelo Anthony na siya ay pinilit, ito nga ba ay nangangahulugan na in the first place, wala siyang plano na samahan si LeBron sa Lakers. At sa ibang balita, matapos na i-blurred yung suot na sapatos na Stephen Curry sa kanyang practice, marami ang nagduda na baka yun raw ang kanyang bagong sapatos na Curry 9. Pero sa ngayon mga sir, pinasilip na ang kanyang bagong sapatos at eto nga ang Curry 9. Basically yung isa ay black at yung isa ay yellow na may secondary color na pink at orange. At kaya sa mga mahilig dyan sa sapatos ni Curry, eto na yung kanyang bagong sapatos na Curry 9. At ayon pa sa balita mga sir, ito ay ilalabas sa merkado sa Desyembre. At yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, maraming salamat po sa panonood. Peace out. Samantala mga sir, congrats Vincent, ikaw ang nanalo ng ating free load giveaway. Paki-screenshot lang at ipiin mo ako sa The Fast Break page, Facebook page sa Facebook. Sa mga gustong sumali dyan, mag-subscribe, i-follow yung ating Facebook page sa Facebook at mag-comment lang with hashtag The Fast Break page.